The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, As it was in the days of Noah, so it will be in the days of the Son of Man. They were eating and drinking, marrying and giving in marriage up to the day that Noah entered the ark, and the flood came and destroyed them all. Similarly, as it was in the days of Lot, they were eating, drinking, buying, selling, planting, building. On the day when Lot left Sodom, fire and brimstone rained from the sky to destroy them all. So it will be on the day of the Son of Man is revealed. On that day, someone who is on the housetop and whose belongings are in the house must not go down to get them. And likewise, one in the field must not return to what was left behind. Remember the wife of Lot. Whoever seeks to preserve his life will lose it, but whoever loses it will save it. I tell you, on that night, there will be two people in one bed. One will be taken, the other left. And there will be two women grinding meal together. One will be taken, the other left. They said to him in reply, "Where, Lord?" He said to them, "Where the body is, there also the vultures will be." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Nasaan po ang Panginoong Diyos sa mga unos at paghihirap ng ating buhay? Ang buhay po ng tao ay isang malaking misteryo. Ito po ay isang paglalakbay mula sa Diyos at patungo rin sa ating Panginoong Diyos. Sa paglalakbay ng tao sa kasaysayan, makikita po natin na ito'y punong-puno ng drama o adventure. Nung panahon ni Noe at ni Lot na binabanggit sa ating ebanghelyo, sa panahon ni Noe ay nagkaroon po ng isang napakalaking baha. Sobrang laki ng baha na ito na sinasabing pumuksa o naging dahilan ng pagkawala ng buong mundo maliban doon sa mga nakasakay sa kanyang arko. Nung panahon naman po ni Lot ay umulan ng bato at asupre. At alam natin na sa kasaysayan ng tao, napakaraming dilubyo, sakuna, sakit, lindol, malalakas na bagyo ang napagdaanan na ng tao. Nasaan ang Panginoong Diyos sa lahat ng mga pangyayaring ito? Makikita po natin sa kwento ni Noe at ni Lot na ang Panginoong Diyos ay nakikipag-usap sa tao. Nakipag-usap ang Panginoong Diyos kay Noe, nakipag-usap ang Panginoong Diyos kay Lot. At sa pagdating ng takdang panahon, sinasabi ng hinugnang panahon, ang Diyos ay hindi pa nasiyahan na makipag-usap lamang sa tao. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo, ang Diyos ay nakapiling natin. Siya'y nagkatawang tao. Ang Panginoong Diyos ay kasa-kasama ng mga taong naghihirap. Ang Panginoong Diyos ay kasa-kasama ng mga taong nagugutom, nauuhaw. Ang Panginoong Diyos ay kasa-kasama ng mga taong may sakit. Makikita natin ang Panginoong Diyos ay labis na nagdalamhati at tumangis sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan na si Lazarus.
ang Panginoong Diyos ay nakiramay kina Marta at Maria. Kasa-kasama natin ang Panginoong Diyos sa ating paglalakbay. At ibinigay na sa atin ng Panginoong Diyos kung paano natin haharapin ang mga unos sa ating buhay sa pamamagitan ng pagmamalasakit. Yun ang ginawa ng Panginoong Diyos. Labis siyang nagmalasakit sa ating lahat. Tayo po'y dumaraan sa mga unos ng buhay. Pero ngayong paggising natin ngayong umaga, katulad nung panahon ni Noe, siya'y muling nagsimula. Di po ba't pwede rin nating gawin nating lahat yan? Na tayo gumising ngayong umaga at tayong lahat ay pwedeng sama-samang muling magsimula. Hindi po nating lubusang maintindihan kung ano ang plano ng Panginoong Diyos sa ating buhay. Subalit pwede po nating laging piliin na magtiwala sa ating Panginoong Diyos, sapagkat sa Panginoong Diyos ay wala pong imposible. Sa ating muling paggising ngayong umaga, ang bagyong ating pinagdaanan, naway lalo pong magpalakas sa atin. Magpalakas sa atin bilang isang komunidad. Magpalakas sa atin bilang mga pagkakapatid. Sa panahon ngayon, ang ating pusanang mga kamay at mga paa ang maging instrumento ng pagmamalasakit ng ating Panginoon. So sa aming mga kapatid na dumaan sa napakatinding unos ng buhay na ito, ang Panginoong Diyos po ay patuloy nating kasakasama. At tayo bilang sambayan ng Pilipino ay inaanyayahan po na patuloy na umasa sa ating Panginoon, na kay Kristo po ang ating pag-asa. Inaanyayahan din po tayo na sa abot ng ating makakaya, munti man ang ating makakaya, sa pamamagitan ng ating panalangin, sa pamamagitan ng ating pagkakawang gawa, naway maipadama po nating muli ang pagmamalasakit ng ating Panginoong Diyos sa ating kapwa. Patuloy po tayong maglakbay na mayroong buong pananampalataya na ang Panginoong Diyos ay kasakasama po natin hanggang ngayon sa ating paglalakbay.